Ito po ang PC Center at ako pa rin po si July, ako ba din yung technician. So, obviously ang topic po natin ay live support na naman. So, ito po ay by request. Didiscuss ko po sa inyo yung pram specs, calculation, assembly. May secret po ko kasi dito. At saka yung BMS, kung paano kinocompute. At yung safety natin. Simulan po natin sa specs. So marami na po nakakagawa sa inyo at marami na nagawa nito. Pero uulitin po natin. Kasi recently po is may nasunog na lithium ion na gumawa ng DIY na nood po sa ibang channel. So ito po ay pa-clarification at para ipakita lang sa inyo safety. I-discuss ko po sa inyo yung safety kasi po ako yung nakagawa na ng 4.8 kilowatt nito. So hanggang ngayon po ay hindi naman nasusunog. So discuss na po natin. So ano ba ang specs ng 32650? So ang 32650, so labas muna natin yung, syempre kasama natin yung baby niya, yung kanyang younger brother. So 18 650 649 pa nga kasi hindi calibrated ang ating caliper, 650. So yun po, yun lang po ang sukat niyan. So kuhanin po natin tong isa kong 32650. Lumpas ka dyan. Yan. Pila ka dyan. Ito po kasi ginagawa ko pang 60 volts po ito, 20S. So yan, 32. So ganun pa rin po. Same lang po yan. So wala na pong pag-uusapan dyan. Yan lang po kung ba't siya tinawag na 32650. So kaya po siya LiPo4 kasi siya ay lithium ion phosphate. So yung pong initial noon ay yung symbol ng elements. So yung po ang ginamit dito para mabuo yung compound niya o yung chemical ng battery. So punta naman po tayo sa specs. Kopiin ko na lang to, tipid tayo ng papel. Pero may pen tablet na po tayo, talagang tamad lang. Specs. So ang nominal niya, ang ito pong nominal na ito is napakahalaga. So bago po tayo maligaw, meron pong 4.2 nito at meron pong yung lithium ion phosphate po, hindi nitong 32650. Meron pong 3.2 at saka meron pong 4.2 nito. So ang pinag-uusapan po natin yung 3.2. Okay, maliwanag. Nominal na ay 3.2. Ang kanyang safety na discharge ay 3.0. Pero may nagsasabi po na 2.5. So ginawa ko rin po yan. Pero hindi po. Wag na wag niyong gagawin. Pakikita ko po bakit mamaya kung bakit hindi nyo gagawin itong si 2.5. Sana maalala ko. So ang kanyang full charge ay, at ang kanyang charging voltage ay, dito po lagi nakakatalo. Nung bagong labas po ito, sinasabi po ni supplier lagi na ang full charge po nito ay 3.65. So hindi po. Ang kanya pong charging voltage na pinaka safe, yung o yung pinakamataas na pwedeng gamitin is 3.65 volts. Ang kanya pong full charge ay 3.3. So yan po. Pwede po maging 3.34, 3 point something,
3.4, sinubukan ko na po pero nag-discharge pa rin siya sa 3.3. So para ma-justify po yung sinasabi ko, ito po ay full charge. Isang set po ito na ginawa ko. So ito po ay ginagamit ko sa ginagawa ko ngayong solar incubator. Ito po yung nagpa-power sa Odrino. So kunin ko po yung mahiwaga nating tester na lagi nang ayaw umalis. Teka. So full charge 3.31 3.3 3.33 3.33 3.30. Kahit balibaliktarin mo yan, i-charge mo man na napakatagal, lagi po siyang papatak sa 3.3 3.3 3.3 3.34. Ganun po. So yun po ang full charge niya, 3.3, hindi po 3.65. Ang 3.65 po, ito yung pinakamataas na po pwede mong per cell. Ito po ay per cell at 500 mAh o 5.5 ampere, milliampere po o kaya yung 0.5. Per battery po ito, ito po ang pwede mong gamitin. So 3.65, tapos ang gagamitin mo ay 0.05 na ampere. So bago ko po makakalimutan ito, ito pong si 3.65 ay ipakikita ko na sa inyo. 3.65, ito pong si wag nyong gagawin sa battery nyo, yung 2.5 na discharge. So sinubukan ko po ito. Ang dari kong init, ayun. Kita nyo po, nagbabaga. Ayan. Ha? O, pasok. So, yan po ang mga huwag nyong gagawin. Yan po. Kitang-kita nyo na kung bakit hindi nyo kailangan nyo na safety sa paggagawa ng 32650. Buti na lang, hindi ho ako sumigaw. Hop, tanggalin yan. So, tatanggal lang po kasi nito doon sa aking solar incubator na ginagawa. So, yan po ang mga safety kung bakit hindi nyo siya, kung bakit iingatan nyo yung paggagawa nito. So ito po ay siyempre nag-short, so nag-discharge ito. Pero ayan po. Nagagawa ko ng video boss ng YouTube, mamaya na lang. Aha. So ito po ay 3.3. So ito po ay 0.09. Ito po ay isang set na. So nakita nyo po yung dalawang 3.3. Itong dalawang nasa baba. At ito. At ito. So ito po ang i-discharge ko ng 2.5. Yung dalawang ito. So isang set po pala ito. Yan po yung i-discharge ko. Kaso lang ito po ay ayaw ng hindi na nakaka-recover yung dalawa. Yan. So ito po yung unang nasira. And then ito po yung sumunod. Yan. So hindi na po siya nakaka-recover. Ito po ay dating nasa e-bike. Ito. So, ang nangyayari po is wala pang mga 20 feet o kaya mga 10 feet pa lang yung natatakbo, bumibigay na po ng bumibigay yung aming battery ng e-bike. So napagdiskitahan ko po noon ay BMS. So hindi po pala si BMS. So si BMS, pinapatay po pala ni BMS yung power papunta sa motor para hindi magkaroon ng anumang problema pa yung ibang battery. So once po kasi na na-detect ni BMS na yung 3.0 ay na-reach mo na, o yung safety discharge mo na-reach mo na, pinapatay na po ni BMS. Even though yung ibang battery, yung isang set ng battery is 3.3 pa rin. So itong dalawang ito, ito pala itong unang-unang itong isang ito ay drop na yung voltage niya. So below 3.0, so patay na yung BMS mo kasi na-detect ni BMS
sa kanyang balancer na mayroong battery na mababang-mababa na yung voltahe. So yun po ang trabaho ni BMS, kaya po tinawag siyang battery management system. So si Active BMS naman po, sisingit ko na rin, si Active BMS naman po ay minomonitor niya each individual na voltage ng battery kung ito man ay sa parallel. At binabalansin niya, halimbawa po ito ay 3.3, tapos isang ito ay 3.2, so hahatiin niya po yun, idadalhin niya doon sa kabila yung sobra sa kanya para maging balance na balance siya. So sa halip na i-discharge niya, ginagawa niyo po ay inililipat niya lang. So yun po ang trabaho ng Active BMS. So dito, so sabihin natin ito ay isang set na ito, halimbawa ito yon, at may na-detect ka. Ang gagawin mo po dyan is tatanggalin mo yung mga ito, kagaya nito ang ginawa ko. Tinanggal ko po yung kanyang connection. Kaso lang yung isa na kalimutan ko bago ako gumawa, kaya po ang nangyari ay lumapat siya doon. Pero wala pong problema yun. Talaga pong ba ng battery. So punta po tayo dyan at ipakikita ko sa inyo kung halimbawa nakaset na ng isang set na ganito. Kakalasin mo pa lahat para lang makuha mo itong ayan, para makuha mo itong papalitan mong battery. Pag po pala magto-troubleshoot kayo nito, ang itira nyo lang yung parallel na connection, yung series, tanggalin nyo. So pag nagagawa po kayo nito, unahin nyo yung parallel sa ilalim at yung series sa ibabaw. So ang iba po kasi, basta na lang patong, basta ang aking pong diskarte is yung parallel pababa, yun po ang nasa pinaka-ilalim. Tapos yung series, yun po yung nasa pinaka-ibabaw, yun po yung nagduduktong sa kanila. So ganun po ang diskarte. So balik po tayo rito. So may natitika na ganito. So ang problema natin ay itong isa bagsak na bagsak na. Itong isa ay okay. Okay pa rin siya. So okay pa rin. Ay ito, hindi nito. So dalawang ito makatawid. So sa halip na tanggalin mo yung isang buong set, tatanggalin mo lang itong connection nito at saka connection nito. So tanggalin po natin itong isang battery ito. So ang gawin mo lang dyan ay huwag mong kalasin pati yung holder. Ang kakalasin mo lang ay ito. Ang galin mo lang ito. Yung pinaka protection niya para lumabas. Yung pinaka sobra. Yan. Ito po kasi yung ginagawa ko sa 18650 pag nasisira. So sa halip na kalasing ko yung buong hinang, pinuputol ko lang po yung terminal niya and then sinusulong ko lang siya. Tanggalin muna natin itong tape kasi siguradong hindi lalabas ito. Once natanggal nyo na yung pinaka protection niya para hindi lumabas. Kasi pag pinalitan nyo naman ito, mapipigil ng tubbing wire yung paglabas niya. So hindi na masyadong importante yan. So walang mahalaga ay madali nyong mapapalitan yung battery. Yan. Hilahin nyo lang siya. Ganyan lang po. Tapos kunin nyo lang, palitan nyo ng bago. So hindi na po natin hihilahin. Magtatagal tayo. Medyo masikip po yan pag hinihila. Yan. Ang may tape pa pala kaya napakasikip. Lahin nyo lang. O, tapos. Tapos, halimbawa ito yung bago, ito yung luma, salpakan nyo lang ng bago. Kapag ganun din, o, wala pong problema. Ito po kasi ay male to male. Ito ay female to male. So, ito po yung dalawang klase. Si female at saka si male. So, dito po ay tornilyo. Tapos ito ay bolts, ito ay nuts. So ito po ang B1, ito si B2. So lagi pong magkasama yan, sina B1 at saka si B2. So yun po yung isang diskarte. Basta tandaan nyo, yung nasa ilalim, yun po yung
naka-parallel lagi at yung nasa pambridge ninyo, pan-series. So, kasi magiging labas nito kung gagawin mo itong in-series. So, ito ay naka-parallel, ito ay naka-series, tapos pupunta ka na naman doon, then pupunta ka dito sa taas. So, yun po ang connection niyan. Lagi pong nasa ibabaw si series. Ah, si, o nga, si series. Si parallel po ang nasa ibabaw. So, ito naman po ang susunod. Lagay ko lang to. So, napapansin nyo po, pag nag-a-assemble ka nito, lagi pong, ayan, gumagalaw ng gumagalaw. So, ako po, pag sigurado ko na yung configuration ko na ganito yung gagawin kong design, ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko ng shoe glue. Ayan. Nilalagyan ko po ng shoe glue o kaya mighty band yung pagitan ng dalawa. Kasi mabuhay po siya o magalaw. Ayan. Lalagyan ko po ng shoe glue. Dahil sigurado naman ako na ganun na yung configuration, hindi siya magagalaw. Kasi once na binuhat mo yung battery, ayan po ang nangyayari. Nadideform siya. O naiiwan, o kaya gumagalaw. Lalo na po dito sa isang ito. So, para hindi kayo mahirapan ng kakabit at kaayos ng battery, lagyan nyo shoe glue. Yung mga holder, pag okay na. Huwag nyo naman idikit yung battery. So, punta naman po tayo sa calculation nito. Sabihin natin gagawa ka ng dalawang klase, kagaya ko ngayon, gagawin ko ay isang sana ba yung BMS ko? ...20S 60 volts. So, ang configuration po nito ay 20 series at 60 volts. So, pag po gagawa kayo nito, lalo na sa mga e-bike o sa solar man, kailangan po ay pre-computed niya yan. So, ang gusto po ni customer ay 1 kilowatt o 100 watts watt hour na power. So, ang kanya pong motor ay 450. So, alamin niyo lagi yung specs ng motor. Ang given po ay 450. So, ang unang-una kong ginagawa ay si 450, i-divide ko po yan sa voltage ng BMS, which is yung 60. So, mga 6.5 o 7. Nasa na aking nahiwagang cellphone. Ayun. So, 450 divided by 60. So, 7.5 po pala. 7.5A volts. So, ngayon, alam ko na yung kailangan kong amperahe sa aking BMS, which is yung po yung 30 ampere. Bakit naman may 15 ampere ako dito? Yung pong 15 ampere na yon, yung po yung charging niya. Ito po yung kanyang discharge na kaya niyang ilabas. So, yung pwede niyang isupply. So, ang ginagawa ko po agad, automatic, ay yung si 450, kasi motor yan, pag throttle up mo, magta-times 3 po yan, o 2.5, o 2.3, o 2. something. Basta ang ginagawa ko po, i-times 3 na agad. So, ito po ay lalabas na 1,350. Tama ho ba? So, di-divide ko po ulit yan sa 60. So, 1,350 divided by 60, 22.5. So, kung 30 ampere ako, okay. Ito, hindi naman po mahalaga yun kasi mga charger ng e-bike ay mga nasa 5 ampere lang, 3 ampere. So, pasok na pasok po sa 15 ampere. Pero kung pang solar, hindi po pwedeng 15 ampere. Kasi kung ang setup mo ay 500 watts, ang laki na po ng kayang ibigay nun. So, papalo na po ng mga nasa 20 yun.
depende sa configuration ng panel niyo. So ito po ay pang e-bike po 'yan. So ngayon, paano mo naman makukuha yung 1 kilowatt? So balik po tayo sa basic. Pinaka-basic na po ito. Meron kang 100 Ah na lead acid. So, given na po yan at marunong na kayo dyan. So, si lead acid ay 100 Ah times mas 12. So, magiging 1,200 Ah. So, it means kalimutan nyo muna si DOD. Sige, times na natin kay DOD. Baka mali ito pa kayo. Is 600 watt hour. So given ang ating pong 32650 ay times 0.80. So meron na po tayong times 0.80 rito. Yan. At kung meron tayong 1000 dito, 1200. So saan ba 'yon? Cellphone, ayun. 1200 times 0.80. So lalabas na pong 960 yan. Sa 80%, 960. So almost 1 kilowatt na po ito. Yan. So paano mo gagawin yan? So per cell, meron kang 'Pag po sa akin, ang kinukuha ko po lagi yung 600 milliampere o 6 ampere. So subukan po natin. Sabihin natin kagaya na sa akin ay 10-an. Kung 10 10 times 6 equals 60 times 3.2. Kasi isang set lang po 'yun eh. So 60 10 times 6, well 60 times 3.2 equals 192. So hindi po pwede. So ang gawin nyo na lang po ay ito po ang pinakamadaling formula. Tamaan ako pa sa lolo ko. So ang pinakamadaling formula po ay meron kang 100 ampere hour na target. Yan. So remember na each cell ay 3.2. So ito pong si 100 Ah para magawa ka ng 12 volts na configuration ay i-divide mo sa 4. So kasi 4 kasi 4 na series para makagawa ka ng 12.8. Iho ba? Yan na po yung pinakamadali. So divide mo ngayon 100 divided by 4. So may 25 ka. So si 25 times 6 25 times 6 equals 150 Ah. So sobrang laki na. So gawin naman natin 20 times 6. 20 times 6 equals 120 Ah. So malaki na rin talaga. Gawin naman natin 80. Gawin nating 120. Sige. 120 times 0.80. Lalabas po itong 96. Less na po ang DOD. So 96 times 12. So 96 times 12, lalabas na po siyang 1152.
watt hour. Less na po ang DOD, ang usable nyo po ay ito na. So, sa 150, kailangan mo ng 25. Sa 20, lalabas kang 120 AH, which is i-divide mo sa 0.80, kaya lalabas na 96 AH. Times mo sa 12, so lalabas na 1152. So, lagi po tayong nasa base. Yung 12 volts po ang ating multiplier lagi. At kung ilan yung inyong P, yun yung ito ang P sa iyong rack ng battery. So, sa makatuwid, para makagawa ako ng 1 kilowatt, kailangan ko ng 20 na nakaparallel. So, 4 na tigda 20 para makakuha ako ng 80. So, kasi, tandaan nyo po, dinivide natin si kanina sa 4. So, yung pong 20 naman, times 4 mo naman siya. So, lalabas po siyang 80 piraso. 80 piraso ay lalabas na 120 AH. Pag tinanggal mo ang DOD, lalabas siyang 96 AH. Pag tinanggal mo sa 12, lalabas po siyang 1152 watt hour. So yan, kayo na po ang bahalang magawa ng configuration nyo. Basta yan po ang formula. Lagi nyong kwentahin ng 5 times 6 tapos sa kanya i-divide ng 0.20. So yun po ang computation. Sa safety naman po tayo, kagaya po nung nakita nyo kanina, nasunog kasi nagkadikit at napaso po tayo. So meron kang 1000 watt hour o 1 kilowatt. O sabihin na natin na meron kang 3 kilowatt. 2 kilowatt na lang pala. Huwag na tayong masyadong malaki. So, meron kang hindi, sample na lang po nito ay 100 o sige, 1000. 1000 watt hour. So itong si 1000 watt hour sa loob ng isang oras ay kaya niya. Kasi remember ang ating po ay 1152 watt hour. So meron pa tayong 1152 na sobra. So kung meron po tayong load na 1000 watts, kaya pong suportahan ng ating battery system. At kung yung inverter natin kaya rin magsuporta ng 1000 watts, kaya po niya maglabas ito sa isang oras. So, yun po ang pinakamadaling explanation nun. So, meron ka na ng sistema mo. So, remember na ito po ay 3.2 at ito ay tigda 20. Ito po yung safety at sikretong malupit, walang clue. So, naka-series po yan. Ito po ay 20 parallel, 20 parallel, 20 parallel, 20 parallel. So, naglalabas ka ngayon ng 1000 watt. Kasi kailangan mo eh. Lalo mo, brown out o kaya meron kang specific na motor na kailangan mong patakbuhin. Kaya kailangan mo ng 1000 watt o kahit anumang load. Tapos, divide mo ngayon sa 12 kasi 12 volt system ka, di ba? So, 1,000 divided by 12. 1,000 divided by 12. So, lalabas po itong 83.333A. So, sabihin na po natin 84 o 83 na lang. Ang problema po ay ito. Kaya po yung isa ay nasunog. So, pakita ko po sa inyo si nasunog. Ano ba yun? Gallery. Gallery. Ay! Image. Okay.
talaga at baka po iba yung maipakita ko ay ako yung may mahuli. So ito po yung e-bike na inassemble. So makikita nyo, ito po yung ginamitan ng lithium ion. Ay, ito ba yun? So yeah, makikita nyo, sunog na sunog po. So makikita nyo po yung mga lithium ion na yan. Ang motor po nito ay 2000 watts. So hindi ko lang po alam kung anong configuration yung ginawa at kung ilang pieces ng battery. So pero ito po ang naging problema niyan. Meron tayong 1 kilowatt. O 1000 watts na load. Dinivide natin sa 12 kasi 12 volts tayo kasi 12 volts yung ating system, di ba? Ito po yung pang solar na, hindi na po ito yung e-bike. Baka maligaw naman kayo. 83 ampere dadaan po siya sa wire na ito. So gaano po ba kakapal itong wire na ito? O lalo nang mas manipis yung sa lithium ion. So zero natin, zero. Ay, naka-inches pala ako. Taka naman. So 0.01 mm. Ganun siya kalapad. So 9.0, assuming na 9.0 o 10 mm. Op, bago ko po mala makalimutan, ito po ay 34.45 pala. Pag po mag-assemble ganito with holder, ito po ay 3 point. Yan, yung distance po nung dalawa. With battery holder, ayun na naman. So, yan po ang mga nagiging problema pag ikaw ay nag-assemble ng... So, wag dot-dot ng dot-dot kasi ito po ay naka... Parallel nga pala yun. Naka-series po. Huwag nyo pong gayahin. At ngayon po ay alas 6 pala ng umaga kasi sa... Ba, hindi pala, alas 7 na pala. Sa tanghali po ay hindi na makapagawa ng video kasi marami na lang yung ginagawa. So, 3.45 mm po ang kukuhanin nyo pag may battery holder. So, balik tayo doon kay... Yan. So, assuming na ito po yung ating setup na 1 kilowatt, pinaliit ko na lang kasi pag itong gagamitin natin, masyadong mabigat at masyadong masalimuot. So yung iyong 83 ampere, iaasa mo lang sa iyong bus bar na ito, sigurado ako hindi mag-shot kasi walang connection ito. Mautak ako. Yan, dito na lang. Yan. Iaasa mo sa bus bar mo na napakanipis. Yan. Tapos may dadaloy diyang 83 ampere. At 1 hour continuous load. So, para pong napaka... Hindi mo na kailangan itong gamitan pa ng anumang calculation. Siguro kailangan mo na lang ay common sense. So, pag ganyang kalaki ang iyong wire at hindi tayo factory na nagagawa nito kasi ang factory ay pre-computed yan. May sariling design yan. So, hindi natin po pwedeng gayahin yung kanila. So, ang pinaka-safe na pwede natin gawin is doblehin mo naman yung bus bar mo. Yan. So, yung dalawa, lasa ko ay kaya na mag-handle niyan. Pero ako po ay 3 ang ginagamit ko. So, 3 or 2, pwede na po siguro yan. Yan. Yan po yung sikretong isa. Kailangan po ay huwag nyo ipagkatiwala sa bus bar. Kasi kita nyo naman kanina, nagbabaga po siya. So, pag nagbaga yan, tinamaan yung mga plastic mo o kaya merong combustible doon sa iyong pinaglalagyan ng battery o kaya dikit-dikit ang battery mo. So, malaki po ang tendency na masunog o masunugan kayo kagaya po nung nangyari dito sa yan.
Ang isang pinagtataka ko pa po rito ay bakit nag-short o bakit nagputukan ito, ganong meron siyang BMS. So kung ang ginamit po nito ang China na BMS at nag-short, dapat automatic magkakatok po yan. O mali po ang connection niya, o sobrang init dahil nasunog yung tabing wire ng kanyang lithium ion. So pag ganyan po, kailangan may safety kayo sa utak nyo. Hindi lang yung basta nakapanood kayo kay ganito, nakapanood kayo kay ganyan, ay gagawin nyo na. So kailangan po is doblehin ninyo ang inyong bus bar. Doblehin, triplehin, depende po sa laki. Kasi kung titingnan mo yung 83 ampere mo, so yung tandaan nyo po, mga itinuturo ko sa solar, ay yung proper wiring. O oversize lagi yung wire. So kung dito sa inyong LiPo 4, kasi yung 83 ampere mo po, ang isang characteristic po kasi ng lithium iron phosphate ay kung kaya niyang, kung ito pong 83 ampere ay kaya niya mag times 3 in 8 seconds, sa loob lang po ng 8 seconds. So si 83 ampere mo, kung ikaw ay may motor o may load ka na 1000 watts, kaya po niyang patakbuhin niya ng yung 3000 watts ng 8 seconds bago po bumigay si, up to 8 seconds po pala bago bumigay si BMS o bago bumigay si battery. So kung yung sa 83 ampere na lang po, ay kailangan nyo ng pag-isipan nyo na ang laki-laki ng inyong setup, ang liit-liit ng bus bar nyo. So yun po yung isang safety na kailangan nyong matutunan. O kung kayo man ay nagawa na nito at mapapanood nyo yung video ko, so reconsider po na doblehin nyo yung bus bar nyo, at para sa inyo po yan, hindi po para sa akin, hindi po para sa kita ng video natin. So yan po yung isang pwede kong i-share sa inyo na safety, at ipinakita ko na po sa inyo at ilang beses na pong napaso at ilang beses nang nakita nyo nag-short. So ganun po kalakas ang amperahe na kayang ilabas ng 32650 sa liit ng kanyang voltahe. So amperahe po lagi. So tandaan nyo po, kailangan safety ang iisipin nyo sa pag-assemble. So ang lifetime po daw nito ay nasa 15 to 20, 18 years. So hindi lang po natin kasi alam kung ito po ay new na hindi nagamit, o new kasi bagong repack, kagaya nung iba sa Lazada na ginagawang kulay pink lamang. Yeah, good morning. Oho, taga lang po. Nag? Teka lang madam ha, tatapusin ko lang yung video ko, sandaling sandali lang. So ito po ulit ang PC Center, at ako po ulit si July, ang hubad pa rin yung technician. Nag-aano ho